Magandang araw po mga idol. Kaway-kaway tayo dyan. Ngayong umaga po mga idol, kasama po natin ang isa nating kababayang dalaga. Yan, si Jessa Canovas. Kung napansin nyo po, siya po parati mga idol ang ating kasama sa pag honeybee hunting or yung wild honey hunting po mga idol sa kagubatan. Yan. At saka ngayon po mga idol, nag-umpisa po si Jessa sa counting baboy. Ngayon meron na siyang 23 na heads ng baboy. At saka alamin natin yung kanyang mga discarte po mga idol. Ayan, Jess, kaway-kaway tayo dyan, Jess. Ayan. Jess, ilang baboy ka nagsimula? 8, yung nandun na patini. Ayan, ngayon meron ng ilang piraso na lahat? Ito may 15 na kukuhin ko kay Papang. Ayan, biik? Oo, biik. Ayan, so ito na yung biik. Ilang buwan na ito sa Jess? Ano pa lang, isang buwan pa lang. Ah, isang buwan pa lang to? Oo. Pero malaki na, no? Ito, ibang nanay to, ibang nanay na din to. Ito nanay niya dun kabila. Ah, ito ang nanay na. Yan. So ito po mga idol is native na baboy. Tama ba, Jess? Opo. Yan. Ano na siya, hindi naman siya native pero ano siya kinonvert sa pagka native. Kasi yung ano, yung nanay, yung baboy may lahi talaga 'yan. Yung Dorocs. Ah, Dorocs. Oo, pero ano siya kinonvert na pagpalaki sa pagpakain na native na nakaano lang sa lupa. Ah. Nakaano lang siya sa lupa yung biik niya. Eh, parang native ang style sa pagkain, pero may lahi siya. Oo, may lahi siya. Hindi naman siya pure. Pure. Mas pure na to, Dorocs na talaga to. Kasi yung tatay nito, Dorocs, tapos yung nanay naman yun. Ayun siya is, ano yun siya na lahi? Half lang yan. Half na Dorocs. Ayan. So ito po mga idol is parang pure siya na baboy. Pero pinapakain siya na pure na may ano tawag, hybrid. Pero ano siya, binuhay siya na parang native. Ayan, ganyan. Na, nakaapak lang sila sa lupa. At saka mga pakain is pang native. Opo. Ayan. So usually pinapakain dito is yung may mga niyog-niyog. Yung, niyan. Yung ano, yung balawan. Yung gabi. Oh, gabi. Yung gabi sa Tagalog. Oh. At saka mga idol, magtaka po kayong mga idol. Ito is 1 month pa lang po ito sila pero ang bilis nilang lumaki dahil may isang sikreto ang ating kababayan mga idol na hindi pa talaga nagamit ng iba. Sa kanya pa lang namin nakita mga idol yun. So kakaiba yung sikreto niya. Jess, sabihin mo yung ano yung sikreto mo sa 1 month old na baboy mo, sobrang laki na. Ano yung pinapakain mo? Ano, yung pinakain namin integra to. Kasi ano siya, mas mabilis siya, yung gana silang kumain eh. Mas gana silang kumain doon sa integra to. Integra to? Oh. Yung pang manok? Ay, ng manok. Oh. Bakit na yun ang naisip mo? Ano, sabi ni Papang mas maganda daw yun eh sa panimula niya. Para mas gana doon silang kumain. High protein. Mm-hmm. At saka may na-mix ka kanina. Oo. Yung ano, yung King Beta Plus. Oh, yung King's Beta Plus. Oh. Ayan. So, kailan ka nagsimula, Jess, sa pagpakain ng ganyang integra to sa inyong ano na? Yung... mag-iisang linggo pa lang. Ah, isang linggo. Kasi ano na yun eh, dapat tanggalin yan sa nanay nila. Pero hindi pa namin tinanggal. Oo, dapat winning na sa nanay. Oo, iwalay na. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa kasi, dapat ano na yun eh, pakastahan na yung nanay. Pero dahil nalipasan, kasi nandiyan yung mga biik niya. Yan, hindi na muna namin tinanggal kasi ginagawa pa yung kulungan nila. Ay... So dapat winning na siya. Winning na siya mga isang linggo na. Oo. Mga ilang days pala siya ito to be exact, yung mga beak mo. 20 mga ano pa lang 30 and 5 days ata. 35 days. Mga 35 days. Yan, kasi, so winning na siya. Mm-mm. So isang buwan at 5 araw talaga pa lang. Oo, ganun pa lang. Siya. Oh, bata pa siya pero malaki na siya mga idol. So ito po siya mga idol. Yan, medyo ano na yan siya. Eh. Yan. Ganyan na siya kalaki ng mga idol. Ayun na mas malaki oh no. Yan. Ganyan na sila kalaki. Andito po. Ayun malaki Jess oh. Yan malaki. Yan. So, ano napansin mo Jess nung nag-start ka ng integra to? Ano, bilis lang kumain. Kasang malalaki na malulusog. Saka iba talaga yung hinayaan mo lang sila sa lupa, ang lulusog nila. Kahit saan sila dito makapunta. Oo. Tapos ano, malakas silang kumain ng nyog.
Tapos eh pag ano mo to, tinatawag mo to, hindi to lalapit. O, pero pag biyakan mo ng nyog, lalapit ka agad sila, kakain nila ng nyog. Ah. Yun yung ano, sikreto ng tawag nila. Ah, ito ganitong nyog, ganyan, oh, ganyan. Yan. Ayan, mas mabilis pala sila pag nakadinig ng nyog. Oo. Pero pag tawagin mo ng kakain, tatakbo ka lang, lahulihin sila. Ah, ayan. Ito oh, iba tong nanay nito. Kaya maliit siya. Ah, so ito na sila ngayon. Hindi naman kanya yung anak lahat eh. Hindi kanya yung anak to. Pakto, yung iba. Ayan siya mga idol. So, ito po mga idol, nagdididi na sila. Pero hindi yan lahat ng kanyang pinapadidi is kanyang anak. Ayan. Yung iba, anak nun. Ayan. So, integrato po mga idol. Integrato ang kanyang pinapakain ni Jessa at saka yung King's Vita Plus na vitamins. Mix lang yun sa Jess. Oh, mix lang. Ayan. Ang mix mo, mga ilang ano, sa isang kilo, ilan ang mix mo? Ano lang? Sa isang araw kasi noon, ano lang, isang kutsara lang ng King's Vita Plus yung ihalo sa pagkain nila, araw-araw. Ayan, konti lang. Pwede siya ihalo sa feeds, pwede niya siya ihalo sa tubig. Ayan, yung mga fattening mo, Jess, pwede natin makita. Ayan. So, ano naman yung pinapakain mo dito, Jess, sa yung mga fattening na bago? Ano, ambunansa na feeds. Abunan siya? Oo. Ayan. Bimig. Ah, hindi ka na nagano, integra. May halo pa rin. May halo pa rin. Yan, hinaluan din namin ng ano, ng yung sa ano ng mais. Yung... Ipa. Hindi. Bigas ng mais? Hindi, yung... Ano, hammered? Hammered. Ayan. Ayan. So, ito yung mga fattening ni Idol Jess sa mga idol. Yeah. Ano ang pag-mix mo niyan, Jess? Ilang porsyento ng hammered? Ano, katulad sila lahat. Kung anong sukat ng integra, ganun din sukat ng hammered at saka nung ambunansa. Ah, 33%. Mm-hmm. Tatlong halo. Manghalo. Oo. Ambunansa, tama, ambunansa. Oo. Ambunansa na feeds. Tapos hammered na hammered corn. 33% din at saka yung integra to. Integra to. Oh, halo sa same lang ano ng beak. Yeah, integra to po mga idol. Halo yan, yan ang pinapakain diyan. Yan. May malalaki itong dalawang to. Abot na daw na 62 kilos. 62 kilos. Oh, to 50. Oh. Ano ba? Wala sila oh. Ilang buwan na ito sa Jess? Ano? Dalawang buwan ko lang sa pagkahiwala sa nanay nila. Ay, magdalawang buwan pa lang. Bilis yung lumaki. Ayan. So, ang pinakasikret dyan mga idol is yung King's Vita Plus na hinalo nila at saka yung Integrato. Yan, kasi yung Integrato is mataas sa protein, kumain, no? Ganado silang kumain. Ayan. Sa mga nagbababoy, pwede nyo pong masubukan yung King's Vita Plus mga idol at saka Integrato na ihalo kung ano yung mga traditional nyo pinapakain sa inyong bahay. Saka minsan pinapakain din ito na ano ni yung gabi. Lakas ng kumain ng gabi, oo. Merienda? Oo. Kung pinatapunan itong yung nanay ng gabi, binibigyan din sila. Ay, grabe ano. Dito sa walong baboy mo, Jess, na patining, 2 months na sa'yo to. Oo. Mga magkano na yung nagastos mo sa pagkain? Sa walong ano, mag 50. 50,000? Oo, kasama na yung ano niya, yung... Kapital. Ng biik? Oo. Magkano ang isang biik? 3,000. 3,000? So, 8, 24. Oh, 24. So, mga 26,000 pala yung napakain mo. Oo. Sa feeds. Oo. Kasi ang total ko nito napakain, bago maibenta, nasa ano lang, sa 66. Minimum of 66. Hindi abot siya ng 70,000. Sa 8 to. Mabenta mo na? Oo. Maibenta ko na. Tapos magkano ang per kilo ngayon ng baboy? Yung, pagkakalam ko ngayon, 150. 150? Oo. Hindi pa yun, ano, hindi pa yun... swak kasi mas nagmahal pa ngayon eh. Yung kilo ng lechonen is to 210. Oo. Pero ito sila lechonen ba to? Hindi na no? Oh, lechonen to. Ah, lechonen. Pero hindi ko binibinta. Ah, bakit? Mas maganda yung malaki eh. Ay, ayan. So expect mo nitong 8, Jess, mga ilang kilo kung ibibinta mo na siya? Nasa ano, yung pinakamababa is 90. 90 kilos. Times... Pinaka ano na yun, pinaka worst na timbang. Oo. Ng baboy. Oo, times 8. Sa 150. So 700 plus. Kg. Oo, 700 plus kilo.
Ayan. So i-times natin sa nasa 150 halimbawa, 150 ang kuha. Oh, 150. Magkano? Yung total ko kung 150 per kg tapos 90 lang yung biik. Says aabot siya ng 120 pesos yung ano niya, yung gross income. Gross income niya. Minus so, expenses mo na 66, meron akong benefit ano na ginansya nasa 50. 50. Oo. Tatlong buwan lang 'yan. Oo. Kasi ngayon buwan ilang buwan nga, dalawang buwan pa lang sayo 'to no. Dalawa. O pag tatlong buwan diyan mo na ibebenta. O benta. Ayan, so yung mga idol ah. So meron kang kikitain na mga 50. 50,000. Bawas na yun lahat. Net na yun, net profit. Sa walong baboy. Oo. Tapos sa 90 kg lang yun. Oo. So kasi ngayon, dalawang buwan ito is nasa 60 kilo, kilos na. Ano. Ayan, so mga idol. Ayan, so ganyan po ang ganda backyard na farming ng baboy. So si Pugisa, isang dalaga at saka ilang taon ka, Jess? 26 yan na nag-start sa backyard na baboy farming mga idol. Yan. So ito ay pinapalaki ng kagaya ng native. Hindi po siya ano lahat na parang na diretso na siya sa ano yung naka ano lang nakalagay sa kulungan. Ito nilagay ito sa kulungan ano na eh. Nga nasa 40 na. 40 days. Oo. Bago nilagay dito. Kagaya din nung nasa labas. Oo, nung sa labas. Ayan. Just ano masasabi mo sa iba na walang trabaho, Jess? Halimbawa na walang trabaho tapos may mga kapital, ano masasabi mo sa kanila? Gusto din magbaboy. Magtrabaho sila. Simulan nila sa maliit. O kung kaya lang maliit, simulan nila isa, dalawa, ganyan. Tapos yung benta nila, imbis na i-gasto nila sa iba, yung pinaka-income nila, idagdag nila dun sa puhunan para madagdagan na naman sa susunod. Hindi na yung benta mo, pati yung ano mo punan mo mawawala na dead, pati yung baboy mo wala na. Pagkasunod na ano na season na wala ka ng baboy na si umpisahan mo lang ng maliit tapos wala na no, natunaw. Ay. Dapat ano isigihan mo yung maliit, palakihin mo, huwag mong paliitin. Ayan. So meaning pag halimbawa itong walo mo pag nabenta, bibili mo ulit ng baboy. Oo, yung ano niya. Dadagdagan pa sila. Para dumami. Oo. Ayan. At saka yan si Uncle, ang papa ni Jessa. Kaway-kaway niya, Uncle. Ayan. So ganyan po mga idol, ang best advice ni Jessa mga idol. Ito pag naibenta mo, babayaran mo na yung mga biik mo. Unahan ko yan. Unahin mo, bayad. Ayan. So ito po sila mga idol. Ayan. Sobrang laki na po nila mga idol. Ito, pwede na itong ano, doon nanay. Gawing nanay. Oh. Mag-ano ka ba? Mag-nanay ka dito? Oo, oh, mag-nanay. Ilang piraso? Inahin. Isa muna sa isa. Isa lang muna na inahin. At least pag naka-anak, maka-ano ka no? Oo. Kikita ka rin. Oo, kikita. At saka ang presyuan mga idol dito sa South Cotabato is nasa 3,000, di ba Jess? 3,500. 3,500 ang isang biik. Pero yung ito, nabili mo ng 3,000 lang. Ito, 3,000. Yan. Sa iba po mga idol, umabot daw ng 6,000 to 7,000 ng isang beak ng baboy. Sobrang mahal. Wala ka nang kikitain nun. Pag ganon? Oo, kainin mo na lang. Ayan. Pero mahal sa kanilang bintahan. Siguro yung 150 dito sa atin, sa kanila 200. Siguro. Ayan. Jess, may mapapayo ka ba sa ating tagapanood? Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo sa ating mga tagapanood? Mga advice mo sa kanila? Ano, pursigihan nyo lang. Ganon na pag ano pag mag-alaga kayo ng baboy, kailangan ano nyo, tawag nito kaya pag-iihan nyo, bantayan para hindi magkasakit tsaka hindi mawala yung ano nyo, yung gana nyo sa pagbuhay ng mga biik, ng mga baboy. Tsaka ang pinaka-advice ko, kung meron kayong biik na halimbawa dalawa, sa sunod dagdagan nyo naman para mas lumaki yung kita nyo, kasi pag mas marami, mas malaki yung income yung may babalik sa'yo. Yan. At saka sayang yung panahon. Oo, sayang yung panahon. Ayan. So yan po ang best advice po mula sa ating kababayan na nag-backyard farming po mga idol sa baboy. Ayan. Maraming salamat po mga idol. Sana po marami po kayo natutunan sa video na ito. Don't forget mga idol ha, i-click yung ating subscribe button, mag-follow sa ating Facebook page, at saka i-like ang ating video, mag-share para marami po makapanood, at saka mag-comment kung ano yung masasabi niyo po. Maraming salamat! Happy farming! Bye-bye!